Hello mga Indiers! Ngayon po ang pag-uusapan natin ay tungkol sa sahod dito sa New Zealand. Kasi nung mga nakakaran ko pong videos, may mga nag-request na kung magkano nga ba daw yung mga pasahod dito, magkano yung minimum rate. So dahil hindi naman po ako nagtatrabaho pa dito, mayroon akong mga kaibigan, kakilala, at kamag-anak na mga nag-work. Pero sa ngayon po ay magpo-focus na muna tayo dito sa factory workers. Kung magkano nga ba ang pasahod sa kanila. So maraming salamat po sa pinsan ko dahil siya po ang nag-provide sa akin lahat ng detalye na to. So dito po ang minimum rate is $17.70 per hour po. Hindi po siya per day. Sa atin kasi, di ba po, per day. Dito, ang minimum rate natin ay pare-parehas lang. Regardless kung nasa probinsya ka, I mean, kung wala ka sa city. Kasi sa atin, di ba, pag nasa probinsya ka, di ba yung rate sa Metro Manila rate. So, ngayon, depende po sa company, merong mga 8 hours lang a day ang work mo, or meron ding 12 hours. Katulad na lamang itong pinsan ko na nagtatrabaho dito sa factory na to. Ayan, 12 hours per day daw ang kanyang duty. So, halimbawa, from 7 o'clock ng umaga hanggang 7 ng gabi. Oh, haba, no? Grabe, kaya sobrang saludo talaga ako sa kanya. Kasi may mga anak pa nga. 12 hours per day and then 6 days a week ang pasok niya. So, provided po na walang holiday, na straight lang talaga yung work niya. So, ang exchange rate natin ngayon sa New Zealand dollar to Philippine peso, so 34.71 pesos. Dahil ang ating minimum rate dito sa isang oras ay $17.70, so kung i-compute natin sa pera natin ay nasa 614 pesos ang isang oras dito. Ngayon, dahil ang pinsan ko nga ay nagtatrabaho siya ng 12 oras sa isang araw at 6 days sa isang linggo. Kung tuloy-tuloy nga yun na pumapasok siya ng 12 hours sa isang araw at 6 na araw sa isang linggo ay meron siyang 72 hours sa isang linggo. Tumitingin ako kasi sinulat ko na po kasi dito yung computation para hindi na tayo matagalan. Ngayon, yung 72 hours na yun sa isang linggo niya ay kikita siya ng 1,274 sa pera naman dito. Kaya lang, syempre pa, meron din mga, may mga deductions din yun, kasi meron din, syempre, merong tax at kung ano-ano pa. Kasi hindi ko na i-detalya no, kung ano yung mga deductions, kasi ang gusto lang natin malaman is kung magkano nga ba talaga ang take-home pay sa isang linggo niya. Dahil binigay niya sa akin yung payslip niya, so lumalabas yung kanyang take-home pay is 1,080 sa isang linggo. Nasa 37,695 pesos. Sa isang linggo lang po yun. So ngayon nakuha na natin yung isang linggo. Ngayon, paano kung tuloy-tuloy siya nagtatrabaho sa loob ng isang buwan ng 72 hours per week? So, syempre, simple math lang po. So, kung itatimes natin sa 4i, ibig sabihin, ang kanyang isang buwan na sahod ay 150,700 pesos. Sabihin na natin 150K. Ganyan ang kanyang kikita sa isang buwan. Pero syempre pa, huwag po tayo masyadong ma-excite dyan. Oo na, malaki kung sa malaki. Dahil syempre, nagtatrabaho ka dito, nandito ka nakatira. So, dito ka bumibili ng mga pagkain, lahat-lahat ng expenses mo. So, kukumpitin din natin yung mga expenses. Kaya lang, hindi ko na kailangang elaborate pa lahat yun. Kasi ang gusto lang natin dito ipakita, kasi yun yung gusto nila malaman, gusto nila magkaroon ng idea kung magkano yung kinikita daw dito sa mga nagtatrabaho dito. Pero ito ay depende rin po siguro to sa company na pinagtatrabuhan mo, kasi yung iba meron nga pong tag 8 hours lang yung work nila sa isang araw. Ito nakabase tayo dito sa 12 hours. Tapos, depende pa nga kung ano yung position mo sa company at kung ano yung trabaho mo. Ano? Kasi yung mga sa construction, like yung mga karpintero na yan, eh syempre mas mataas din yung sahod nila. Yun yung pagkakaalam ko. Ngayon naman, dito, ganun kalaki yung sinasahod mo, syempre, yung expenses po dito ay depende po kung ano ang lifestyle meron ka at kung saan ka nakatira. Nagre-rent ka lang ba? Plating ka lang? Ibig sabihin yung marami kang boardmates. Yung kinikita mo na yon ay malaki na kung malaki sa
sa pera ng Pilipinas. Pero pag dito mo rin yan gagamitin, iwawaldas lahat, ay ganun lang din siya. Kumbaga, even lang din. So at least meron po tayong idea kung magkano ang kinikita natin dito. Kung magkano ang mga kinikita nila dito sa mga nagtatrabaho dito, lalo na sa isang factory worker. At mabilis na rin natin ma-work out kasi alam natin kung magkano yung minimum rate natin dito. About hours. Kasi dito po, pwede ka naman na mag-work like, for example, 3 hours lang, 4 hours lang sa isang araw, depende sa schedule mo, or halimbawa kung may anak na naaalagaan o susunduin sa school, ayan, mga ilang hours lang ang tatrabahoin mo. So, yun lang. Maraming salamat po sa inyong panonood.